Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po si Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Nagkaroon lang po tayo ng konting technical problem kanina, kaya ito po ay straight talking. Wala po itong commercial, ha? No commercial break. So, pagtiyagaan nyo lang po at pag-usapan natin muli ang mga standards ng batas ng Diyos at ng tao tungkol sa live-in relationships o sa mga hindi kasal na relasyon, sa mga nagsasama dyan na walang kasal, ano po ba ang standards ng batas ng tao, lalong-lalo na ang batas ng Diyos. Kaya kailangan po nating maintindihan ang mga bagay na ito para hindi po tayo magulat kung isang araw ay bigla pong masira ang ating buhay. At para maintindihan din natin kung bakit ang dami din pong nasisira ang buhay sa ating mga kababayan ngayon. Bakit po sila ay nagkakaganyan? Bakit po sila ay nagkakahiwalay? Napakarami ng pamilya ang nagkahiwalay. At napakarami na po ang nasirang mga marriages. So, nabanggit natin sa unang episode ng topic na ito, ay napakarami na din ang mga nagsasama ngayon ng hindi kasal. Yan po ay milyon ayon sa record ng Philippine Statistics Office. Kung ang mga nagpapaanal ay recorded, ito po yung may mga panggastos, ano? Ito yung may mga pambayad sa mahal na annulment. At mga willing maghintay sa kanilang proseso na pinagdadaanan. Eh, hindi po biro ang pinagdadaanan ng proseso ng annulment. Napakatagal po niyan. At yan po ay nasaksihan ko simula pa noong 1991. Simula taong 1991, ako po ay nanonood na ng mga courtroom drama na may kinalaman sa pagpapaanal ng kasal o nullity of marriage. Kasama na dyan yung mga mayayaman, yung mga may hirap. Ang may hirap, konti lang. Kasi mga yung iba dyan, nangutang pa para lang makapag-anal, para lang maputol ang nagtatali sa kanilang mag-asawa na hindi na sila nagkikita. Okay? Na ilang taon na silang hindi nagsasama. Gusto nilang putulin para maka-move on at maka para naman daw lumigaya uli. Ang tanong, eh, porke ba annulled na, eh, automatic ba na liligaya na tayo? Yun ang hindi sigurado. Hindi po yan ginagarantya ng tadhana na pag ikaw ay annulled na o nakawala ka na sa tali ng kasal, ikaw ay automatic ng liligaya. Eh, walang ganon, Mars. Hindi po natin makikita yun sa kahit anong libro. Okay? Kaya, yung ating mga divorce advocates na halos buwan-buwan nagrarally, hindi naman buwan-buwan. mukhang taon-taon. Parang every Congress ay nagkakaroon po ng aktibong pagrarally sa kanye tungkol sa pagpasa ng divorce sa ating bansa. Kaya napaka salimuot po ng proseso kasi ng ating annulment process sa Pilipinas. Kaya ang daming milyon na Pilipino na naghihintay para maipasa na ang divorce bill. At tingnan natin kung makakalusot sa kabila ng ating pagiging religious country, sa kabila ng power, sa lakas ng power ng ating mga simbahan dito sa Pilipinas. Tingnan natin kung makalusot. Ewan ko na lang kung makalusot ang divorce bill sa kabila ng kanilang authority, sa kabila ng kanilang influensya na alam nila, alam ng mga simbahan natin ang posisyon ng Diyos
sa divorce. Naiintindihan nila yan. Sana lang, hindi lang nalampasan, no? Sana, alam nila yan. Sana hindi nila nilalampasan sa banal na kasulatan. Yung verse na yan. Okay? So, ang pagsasama kasi ng unmarried or live-in relationships ay marami kang dapat isipin. Ang dami kang dapat tingnan para pagdating ng oras na hindi na kayo nagkakaintindihan, ay meron kayong titingnan na mga solusyon. Actually, yung mga solusyon na yan ay inaalok din ng ating gobyerno. Okay, hindi na kayo magkaintindihan. O ito mga pwede nyong ikaso sa isa't isa. Okay? Yung mga solusyon na pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno ay talagang gera. Ha? Gusto mo siyang kasuhan, ha? Naagrabyado ka? O, eto mga pwede mong gawin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan ang inaalok ng ating gobyerno. Pero ang Diyos, ano ba ang inaalok niya? Kung ikaw ay nagpakasal o hindi nagpakasal at nagkagulo kayo after 5, 10, or 15 years, hindi na kayo magkaintindihan, ano ang pwedeng ialok ng Diyos sa inyo? Alam niyo ang inaalok ng Diyos? Solusyon bago pa gumulo ang pagsasama ninyong dalawa. Ang batas ng tao, ang inaalok, solusyon kapag magulo na ang buhay ninyong dalawa. Okay? So, pagpilian natin, ano ba ang mga priorities natin? Ano ba ang mas gusto nating unahin? Ang ayusin muna ang buhay bago ito gumulo? O ayusin na pag magulo na? Sa tingin ko naman, mas makararami o mas nakararami ang sasagot na ay mas gusto ko inaayos muna para hindi gumulo. Kapag pinili mo yung tsaka na lang ayusin pag magulo na. Kapag pinili mo yung option na yon, ay may problema na tayo sa umpisa pa lang. Diyan pa lang meron na tayong problema. Hindi pa dumarating yung problema, hindi pa nasisira yung buhay ninyo o pagsasama ninyong mag-asawa, meron na agad problema sa option na pinipili mo. So, dahil napakarami na nagli-live-in, napakarami na nagsasama ng hindi kasal, ano ang sinasabi ng batas ng tao tungkol dito? So, inisa-isa ko yun noong nakaraang episode natin at ang mga option nga na binigay mula doon sa textbook ng UP Law na binabasa ko sa inyo na pinamagatang marriage and unmarried cohabitation. No? Ito po yun. Hindi ko napakita doon sa video na yun. Ito po ay UP Law textbook na nagbibigay sa atin ng sapat na kaalaman para sa ating guide, para makakuha tayo ng tamang guide sa ating pagsasama. So, ito ay nakasulat sa malalalim na Ingles. At siyempre, ang nakakatuklas lang nito, mga makakaintindi lang nito, ay yung mga nag-aaral ng law, mga nag-aaral ng batas. Ang problema, pagsasabihan ka ng eskwelahan na huwag ka magbibigay ng opinion, huwag ka magtuturo hanggat hindi ka abogado. Okay? Okay. So, yun ang problema natin. Doon pala, may problema na. Paano ito malalaman ng mga ordinaryong Pilipino para magkaroon sila ng tamang guide sa pagdidesisyon? Para hindi nila maiwasan ang gumastos na malaki kapag sila ay nag-aaway na. Para naman yung gagastusin nila ay mapunta na lang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, sa edukasyon ng kanilang mga anak. Bawal, hindi, bawal. Hindi kami kikita sa inyo. maayos ang buhay ninyo, pag maayos ang buhay ng maraming Pilipino, at walang naghihiwalay, walang nagpapaanal, hindi kami kikita sa inyo. Kaya dapat, hindi nyo dapat malaman to.
Camila. Okay. Ay, nako. Doon pa lang may problema na tayo. Kaya tuloy, ito ang ating bansa, ito ang ating itsura, ito ang ating sitwasyon. Malaki na agad ang ating problema, hindi na mapigilan. Okay? Ang sama na ng ating society, ang sama na ng ating kultura. Hindi na makontrol ang lumalaking bilang ng mga nasisirang pamilya, ng teenage pregnancy, ng drug problem, ng kahirapan daw, at kung ano-ano pa. Kasama na dyan ang violence against women and children cases na up to the next 7 years ay na-compute na ng ating mga scientists, kung mga statistician, kung gaano karami ang mga magiging VAUSI cases natin. Umabot ng 150,000 bawat taon. 100,000 ang bilang nila simula noong 2020. Yan ay nasabi ko sa ating part 1, at sundan nyo lang po. Ngayon, ano ang mga bagay na kinukonsidera natin kapag tayo ay nakikipag-live-in o kapag tayo ay ayaw pang magpakasal? So, mamaya, pag-usapan natin kung bakit, para saan ba yung kasal? Kailangan mo talaga yan, Papa Angelo. Dito, sa ating part 1 and part 2, ay ipapaliwanag natin ng husto kung gaano kahalaga ang kasal sa buhay ng tao. At kung gaano din kahalaga ang marriage naman sa paningin ng Diyos. Tandaan natin, pag sinabing marriage, sa paningin ng Diyos, yan ay kasal man kayo o hindi. Sa paningin ng Diyos, kasal man kayo o hindi, pag kayo ay nagsama, yan ay marriage sa Kanya. Sa Tagalog, tipan. Pakikipagtipan sa Kanya. Pag nagsama ang dugo ng babae at lalaki, yan ay tipan sa Kanya. Covenant yan sa English. Kapag nagsama ang babae at lalaki, that's covenant. Sa mga nakaraang programa natin, na ipaliwanag ko din, na ang kasal ay imbento ng tao. Bakit imbento ng tao? Alam nga naman tuwing may ikakasal, ipababain natin ng Diyos. Marami tayong mga pilosopo na nabuhay noon, mga philosopher na hinahanap ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Sino magkakasal sa amin? Sa Diyos ba talaga yan? Nasaan siya? Okay? Kaya nagkaroon ng mga representative sa lupa para humarap sa dalawang nagsusumpaan. Kaya doon po nagsimula yan. Kailangan ng isang taong kaharap para may testigo sa inyong pagsusumpaan dalawa. Ngayon, sa paningin ng Diyos, kapag ikaw ay nagdesisyong magpamilya, nagdesisyong ka mag-asawa, yan ay marriage sa Kanya. Kaya lang, pagdating nga sa paningin ng tao at hindi na kayo nag-aaway, problema na eh. Kapag kayo nag-aaway na, problema na talaga. Lalo na kung kayo ay umasenso, dumami ang inyong ari-arian, tapos yung mga anak ninyo dumami rin. Tapos yumaman kayo. So, sobrang sipag ninyong dalawa. Kailan darating ang problema? Kapag kayo ay hindi na nagkakaintindihan. Kapag hindi ninyo pinag-aralan ang bawat isa bago kayo nagsama. Talagang lalabas isa-isa ang problema ninyo. So, ang iisipin mo ngayon, naku, ang dami na namin na ipundar na ari-arian. Ang dami na namin mga properties na nabili. Mga condominium, mga lupa, bahay at lupa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay, siyempre, pag sumusobra ang kita natin, sumusobra ang ating income, dumadami ang ating savings, ang kapasidad ng tao o ang tendency ng tao ay mag-invest. Bili ng lupa, bili ng kondo, bili dito, bili doon. At dahil hindi kasal, ang pwedeng gawin ng tao kapag bibili ng ari-arian, ay papangalan ko muna to sa akin. Hindi ko muna sasabihin sa kanya. Okay. O pag siya naman meron ding pera, siyempre, kung medyo naiilang siya sa ugali mo, may bibiling siyang property na hindi mo rin alam. Oo, at saka nakapangalan sa kanya.
single. Oh, hindi naman kayo kasal eh. yun ang mga problema pwede nyo pagdaanan. Okay? Pwede bumili ng property ang bawat isa sa inyo nang hindi sinasabi sa isa. Okay? Okay? At pwede ka mag-open ng account nang hindi sinasabi sa isa. Okay? Yan yung mga mindset na talagang maiisip mo later on kapag kayo ay nakakaramdam na ng kawalang gana sa bawat isa. E paano kung dumami na ang inyong mga anak? Paano na magiging inyong panuntunan? Kaya dun sa binasa natin sa part 1, ang sinasabi ng mga eksperto sa batas ng tao ay magkaroon kayo ng agreement. Sa ibang bansa, ginagawa na yan, pinapractice na yan. Ang tawag daw dyan sa ibang bansa ay cohabitant contract or cohabitation contract. Ito daw ay valid sa mata ng batas ng tao. Ito ay parang ordinaryong kasunduan na nagsasabi na mga kasunduan ninyong dalawa sa isa't isa. Halimbawa, nagsasama tayo. Ako may magandang trabaho. Ikaw wala. Paano yan? So, kailangan pag-isipan nyo mabuti yun. Sino ang magbabayad ng lahat ng bayarin? So, kung sino yung kumikita, naturally, siya yung sasagot. Ay, yung isa kung nasa bahay lang, walang kinikita. So, ano magiging usapan? O, ikaw bahala sa bahay. Bibigyan kita ng budget. Lahat ng pangangailangan ng mga bata. Kailangan maisaayos mo yung lahat ng pagbabayad sa mga bayarin. Ito ang aking pondo. Kwentahin mo kung magkano yung kailangan sa isang buwan na pagkain. So, ilalagay po yun doon. Ano pa ang pwedeng pagkasunduan? Lahat ng may kinalaman sa pagsasama ninyong dalawa. Kaya pag yan ay dinala mo sa hukuman, sa korte ng tao, yan ay susukatin daw ng korte on a case-to-case basis. Yun ang sabi dun sa part 1 ng ating episode na tungkol sa topic na ito. So, wala daw magbabawal sa inyo, hindi kayo pagbabawalan ng gobyerno na pumasok sa kasunduan ganyan kung kayo ay hindi kasal. Okay? So, ano pa yung mga bagay na dapat ninyong isipin? Yung paggamit ng apelido. Siyempre, hindi pa pwedeng gamitin yung apelido ng kalibin partner mo. Kasi nasusunod lang yan, nagagamit mo lang yan kapag kayo ay kinasal na. So, batas ng tao yan eh. So, kung pag-uusapan naman daw ang pagbibigay ng mutual love and respect, mutual help and support, ay hindi rin pwedeng gawing basihan ang sinasabi ng family code tungkol sa pag-oobliga sa partner mo na mahalin ka, na irespeto ka, na bigyan ka ng mutual help or support, or bigyan ka ng atensyon o affection. Hindi mo rin siya pwedeng iobliga, sabi ng batas ng tao. Kasi, halimbawa, gusto mo makipag-sex, sasabihin sa'yo, wala siyang gana. Tapos nagalit ka. Sasagutin ka niya, bakit? Kasal ba tayo? So, dun pa lang, problema na yan. So, ano mangyayari? Sinagot ka ng, bakit? Kasal ba tayo? Oh. So, bilang lalaki, masakit yun. So, mawawala ng gana si lalaki, lalabas ng bahay. Kung peaceful ang kanyang pagkatao, hindi yan makikipagsagutan sa'yo. Ha? Wives? Pero kung violente yan, tapos ilang beses mo lang tinanggihan, ilang beses mo lang sinabihan ng ganyan, bakit? Kasal ba tayo? pag sinabihan mo ang asawa mo ng ganyan, asahan mo, hindi ka nakakausapin yan. Masakit yan sa lalaki.
That's very disrespectful on the part of the husband. Pinili mo siyang pakisamahan, pinili mo siyang gawing tatay ng mga anak mo, pero wala kayong kasal. Dapat naiintindihan nyo ang mga bagay na yan para pagdating ng oras ay hindi lumala o hindi masira ang inyong pagsasama. Okay po? Ano pa ang mga pwede nyong dapat isipin habang kayo ay nagli-live-in o hindi kasal? Ari-arian. Sa mga ari-arian, sabi dito, when a man, Article 147, Family Code. When a man and a woman who are capacitated to marry each other, kapag daw ang isang babae at isang lalaki na pwede naman magpakasal, walang hadlang, parehong single, walang sabit, exclusively, or live exclusively with each other as husband and wife, without the benefit of marriage or under a void marriage, or kahit daw nagsasama na nagpakasal din pero void, o nagpakasal sila pero void yung kasal nila because may dating kasal. Okay? So kung ganyan daw ang sitwasyon, sabi dito, pagdating sa mga ari-arian, their wages and salaries shall be owned by them in equal shares, and the property acquired by both of them through their work or industry shall be governed by the rules on co-ownership. So, kung ang lahat ng kanilang kinikita, lahat ng sahod na galing sa kanilang pawis, pagsisikap, kahit na nasa bahay lang si Mrs., walang perang pinuproduce, pero ang lahat ng kanyang ginagawa sa bahay redounds to the benefit of the family, syempre, paano magiging maayos yung tahanan kung wala siya? Diba? That is also bumabalik sa benefit ng family. Kaya hindi pwedeng sabihin ng lalaki na, wala ka naman ginagawa, sa bahay ka lang, mayroon ka bang perang pinuproduce? Hindi pwedeng gawin ng lalaki yun, ng husband yun. Ang sabi ng batas, shall be governed by the rules on co-ownership. Pareho ninyong pag-aari yan. Okay? Pareho ninyong pinaghirapan niya. In the absence of proof to the contrary, properties acquired while they live together shall be presumed to have been obtained by their joint efforts. Habang nagsasama daw, ito ay pinapalagay ng batas na na-obtain nilang dalawa sa kanilang magkasamang pagpapawis, pagtatrabaho, or pagsisikap. Okay? Work or industry, or and shall be owned by them in equal shares. Okay? So equal pa rin ang shares. For purposes of this article, a party who did not participate in the acquisition by the other party of any property shall be deemed to have contributed jointly in the acquisition thereof, if the former's efforts consisted in the care and maintenance of the family and of the household. Oh, galing ko talaga, no? Hindi ko pa nababasa, nasabi ko na kagad. Sabi dito talaga, kahit na ikaw, babae, ay nasa bahay ka lang at wala kang contributed na pera or amount sa isang ari-arian na binili ng iyong husband, ito ay kinukonsider ng batas na jointly. Pareho ninyong pag-aari. Okay? Neither party can encumber or dispose by acts inter vivos. Ibig sabihin po ng inter vivos ay while alive, habang kayo ay nabubuhay dalawa, kahit na kayo ay maghiwalay na, of his or her share in the property acquired during cohabitation and owned in common without the consent of the other until after the termination of their cohabitation. So neither party daw, ay kahit sino daw sa inyong dalawa, ay hindi pwedeng isala o ibenta ang anumang pag-aari o ari-arian ninyong dalawa or anumang shares ninyong dalawa. Halimbawa, share of stock yan or share mga kinikita mo sa ibang negosyo, mga in-invest mo, ay
hindi mo na ito pwedeng ibenta or isala or ilipat ng walang consent ng kabila until after the termination of your cohabitation, kahit wala na kayong relasyon. Okay? Kaya, kung wala kang consent, lalo na kung yung lahat ng yun ay na-achieve ninyo during pagsasama ninyo, yan ay co-ownership ang sinusunod ng batas. So, kahit wala na kayong relasyon, meron kang karapatan na pumayag, magbigay ng consent sa inyong mga properties na binili, na acquire during inyong pagsasama or cohabitation. Now, when only one of the parties to avoid marriage is in good faith, oh, ito medyo masalimuot na tong part na to, ha? Kapag ang isa daw sa mga parties to avoid marriage, kapag kayo ay nagpakasal pero may sabit yung isa sa inyo, may dating kasal yung isa, the share of the party in bad faith, yung bad faith, yun yung party, yung isa sa inyo na merong kasal sa una, yung share mo daw sa co-ownership shall be forfeited in favor of their common children. So, yung share sa pinaghirapan ninyong dalawa, dahil ikaw ang bad party, dahil ikaw ay may unang kasal, ang iyong mga shares sa inyong mga pinaghirapan ay mapupunta sa inyong common children. Okay? Wala ka na. Masisiro ka na talaga. In case of default of or waiver by any or all the common children or their descendants, in case daw mag-default or i-waive nila. Hindi. I-waive namin. Sige. Sa kanya na eh. Itago niya yung shares niya. Sa kanya yan. Kapag nagkaroon ng default na ganun, each vacant share shall belong to the respective surviving descendants. Yung mga anak nila. Okay? Pag walang waiver na ginawa ang common children, ito ay lilipat, yung share na yan, yung bakanting share na yan, shall belong to the respective surviving descendants. In the absence of descendants, kapag wala ang descendants, such share shall belong to the innocent party. Walang mga anak, walang mga anak yung anak. Okay? Ang vacant share na yan, na natanggal sa isa sa inyo dahil ikaw ay guilty party, ay mapupunta, mapuforfeit sa in favor of the innocent party, yung asawa mong innocent party na single, pinakasalan ka pa rin kahit may sabit ka, okay? Eh talaga naman nangyayari yan na kahit may unang kasal, makapapakasal uli. Second kasal, okay? So, kapag ganyan daw sitwasyon, ang iyong shares ay napo-forfeit in favor of your common children. In the absence daw of descendants, such shares ay belong to the innocent party. Mapupunta dun sa iyong kabiyak, sa iyong asawa, yung share mo. So, 100% hawak niya. Okay? Zero ka. In all cases, sa lahat daw ng pagkakataon, the forfeiture shall take place upon termination of the cohabitation or sa oras ng paghihiwalay. Yung forfeiture daw ay mangyayari upon termination of the cohabitation. The moment na nag-desisyon kayo maghiwalay, forfeited ka na yung share mo ng guilty party. Okay? Article 148 Family Code. In cases of cohabitation not falling under the preceding article, only the properties acquired by both of the parties through their actual joint contribution of money, property, or industry shall be owned by them in common in proportion to their respective contributions. In the absence of proof to the contrary, their contributions and corresponding shares are presumed to be equal. The same rule and presumption shall apply to joint deposits of money and evidences of credit. If one of the parties is validly married to another, his or her share in the co-ownership shall accrue. Pag sinabing shall accrue, ito ay pupunta sa benepisyo
or yung sum of money na nanggaling doon, ano, yung share sa co-ownership, shall accrue to the absolute community or conjugal partnership existing in such valid marriage. So kung sino yung may valid marriage sa unang kasal mo, kapag yun ay valid marriage, nako, maswerte yung mga anak doon sa first marriage, okay? Mapupunta doon yan. If the party who acted in bad faith is not validly married to another, his or her shall be forfeited in the manner provided in the last paragraph of the preceding article. The foregoing rules on forfeiture shall likewise apply even if both parties are in bad faith. Nako, alam nyo, di ba? Narinig nyo naman kung gaano kakomplikado ang usapin. Kapag nag-away na kayo at nagkagulo na kayo, kanino mapupunta yung binili mo? Kanino mapupunta yung binili ko? Kanino mapupunta yung mga savings na inipon ko? Yung inipon mo? Paano yan? Yan ay napakagulo ng sitwasyon. At hindi na talaga kayo magkakaintindihan yan. At lalong hindi na, baka, no? Baka lalong hindi na maibalik ang tamis ng inyong pagmamahalan. Kasi, hindi kayo kasal eh. At sabi ng gobyerno, dun sa una nating binasa, sa part 1, paano ka tutulungan ng gobyerno kung ang inyong pagsasama ay walang benefits ng marriage? So, yun po ang itatanong ng, yun po ang pwede sabihin ng korte sa atin. Kaya, kung kayo ay darating sa puntong ganyan, masakit sa ulo yan. Okay? Eh, nasaksihan ko na po yan. Meron po akong alam. May kilala po akong ganyan. Na, involved din ako. Dahil, hirap magsalita. Dahil ako po ay nagsisilbi sa pamilya. Sa pamilya nila. So, masalimuot po ang kanilang pinagdaanan. Talagang yung lahat po ng ari-arian ay talagang pinag-aawayan na nila ngayon. Dahil sila ay talagang yumaman. Sila ay talagang lumago ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang profesyon. Only to find out later on na ang hirap pala magsama nang wala kang knowledge about the laws of God. Yung standards o pamantayan ng Diyos sa pagsasama. Kapag hindi natin alam yan, talagang kahit anong galing natin sa pagtatrabaho, kahit na anong husay natin sa pag-produce ng material things, kahit na anong galing ng diskarte natin sa buhay, kapag hindi mo alam ang pamantayan o standards ng Diyos sa pagsasama, sa relationship, ang lahat ng iyan ay pag-aawayan ninyong dalawa. Ang lahat ng iyan ay magbibigay sa inyo ng katakot-takot, na stress, na drama, at trauma sa kabuuan ng inyong buhay. Yan din ang magpapaiksi ng inyong buhay. Imbes na ma-enjoy mo ang senior days mo, imbes na ma-enjoy mo ang iyong katandaan, eh wala kang ibang ginagawa kundi ipaglaban yung karapatan mo sa mga pinaghirapan mo. Ganun din siya. Paglalaban din niya lahat ng karapatan niya sa pinaghirapan niya. So, hanggang tumatanda kayong dalawa, wala kayong ibang ginawa kundi mag-away, magsagutan sa pamamagitan ng inyong mga abogado. So, yan po ang kinahihinatnan ng mga pagsasamang hindi inaayos bago pa gumulo. Okay? So, pag-usapan na natin yung bagay na mga dapat gawin, yung standards ng Diyos naman. Pag-usapan na natin yung standards ng tao. Talagang magkagulo man kayo, may solusyon. Oo, may solusyon nga, pero papatayin ka naman ng maaga. Okay? Samantalang yung solusyon na binibigay ng Diyos ay pahabain
ang buhay mo. Yun ang kaibahan niya talaga. Kung talagang pag-aaralan natin, pag-iisipan natin. So, punta na tayo sa standards o pamantayan ng Diyos. Ha? Tatakpan ko na itong mga binabasa ko. Ito ay standards ng tao. O, teka muna. Bakit ba sinasabi ng marami din na pag kinasal ka sa huwes, ito ay pagsunod sa kautusan ng Diyos na magpasakop sa gobyerno. Tama yung sinasabing magpasakop sa gobyerno. Pero yung pilitin ka ng gobyerno na magpakasal ka ay wala po yan sa batas ng tao. Hindi po pwedeng ipilit ng gobyerno sa atin na tayo ay magpakasal. Kaya nga, hindi pwedeng gumawa ng batas ang gobyerno natin requiring every individual to get married. Kasi hindi rin ginawa ng Diyos yan eh. Yan ang ating freedom of agency to decide for ourselves. At lalong hindi pwedeng iutos ng gobyerno ng tao yan. Pangalawa, hindi rin pwedeng iutos ng tao yan, ng gobyerno ng tao, na kapag nagkipag-live-in ka, ay magpakasal ka dapat. Walang ganon, Mars. Okay? Hindi pwedeng iutos ng gobyerno yan. Bakit? 1987, Constitution, Bill of Rights, Section 1. Okay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the law. So, ano sinasabi dito? Walang tao na dapat tanggalan ng liberty. So, kapag hindi ka nagdidesisyong magpakasal, ayan ay ine-exercise mo ang iyong right to liberty. pero mag-ingat ka. Baka yung pinakikisamahan mo ngayon na hindi mo pa pinakakasalan ay baka yan ang magtanggal ng iyong right to liberty. Ha? Mag-ingat ka. Hindi kayang tanggalin ng gobyerno sa iyan. Hindi pwedeng tanggalin ng gobyerno sa iyan. Baka yung kinakasama mo ngayon ang magtanggal ng iyong liberty. Okay? Huwag ka lalabas. Dito ka lang. Wag na wag kang lalabas, makita ko itong may kausap kang ibang babae, patay ka sa akin. Yan ang mga pwedeng mangyari sa iyo kapag ikaw ay hindi mo pinili ang iyong piniling pakisamahan. Okay, so ang right to liberty na yan ay guaranteed ng ating constitution. Kaya hindi pwedeng isabatas ang o utusan ang mga tao na magpakasal. Oo nga, sinabi ng Diyos, magpasakop sa gobyerno. Pero walang utos ang gobyerno ng tao na ikaw ay magpakasal dapat. Okay? Encouragement lang ang kayang sabihin ng gobyerno. Encouragement lang ang pwedeng ibigay ng gobyerno sa atin. Kaya nga, na buo ang Article 34 na ang intensyon ay mapakasal na ng walang marriage license ang mga nagsasama na ng 5 taon pataas. Yan po ang encouragement law na binigay ng gobyerno ng tao sa mga nagsasama na huwag nang dumaan sa marriage license kasi pag nag-apply ng marriage license, punta kang city hall, attend kang seminar, counseling, eh yung iba doon nahihiya na. Nahihiya na umating kasi ang tanda-tanda na. Oo, yun ang intention talaga ng batas na yun. Pagka binasa mo yung deliberation, kung bakit nabuo yung provision na yun. Kasi nga, ang Pilipino, eh pag dumating sa tamang edad, bakit mo pa ako tinuturoan, tanda-tanda ko na. May ganong ugali ang Pinoy. Ka-counseling mo pa ako? 60 na ako? Akala mo sa akin, tanga? So, marami tayong ganyang kababayan.
Kaya nagkaroon ng batas na ganyan para, o sige, sentence na sa marriage license. Pero sir, baka pwede kang umaten ng counseling. No? Papakiusapan na siya. Gobyerno na mismo makikiusap sa kanya. O, sige, bigyan ka namin ng marriage license. Sir. Total, ito naman. Nakatunayan niya ng 5 years na kayo nagsasama talaga. Pati mga kapitbahay niyo, oo, nagsasama nga yan. Dami ng anak. Makikiusap pa yung gobyerno sa inyo, eh, sir. Atin naman kayong counseling. Still, hindi ma ano yan, hindi ma-require ng mga city hall yan, hindi makumpel na paatinin sila. Mag-execute lang sila ng joint affidavit of cohabitation. Kukwento lang nila doon kailan sila nagkakilala, kailan sila nagsama, at dahil sa pagsasama namin, meron kaming 5 anak na nabuo, eto sila, birthday, pangalan, etc. At ito ay sinusumpaan namin sa ngalan ng batas. Inonotaryo yun. At isasubmit na lang pag ire-register na yung kasal. So, yan po ang encouragement law na ginawa ng gobyerno. Kaya, kung magpapakasal ka na rin lang, eh, voluntary talaga yan sa parte ng tao. Kaya, kung ikaw ay mas malapit sa Diyos, magpakasal ka sa simbahan. Magpakasal ka sa tao ng mga simbahan. Siguraduhin mong naaayon sa kaharian, sa standards na kaharian ng Diyos ang nagkakasal sa iyo. Ha? At kung naisip mo naman sa gobyerno magpakasal, ito ay of course legal. Siguraduhin mo lang na alam nyo ang pinapasok ninyong obligasyon. Kahit na kayo ay exempted sa marriage license dahil nagsasama na kayo ng 5 years, pag-aralan nyo pa rin ang married life. Okay? Pag hindi nyo pinag-aralan, talagang pwedeng masira ang buhay nyo balang araw kahit paanong bait nyo ngayon. Kahit paanong bait ang pagkakakilala mo sa partner mo. Kahit paanong sipag ang pagkakakilala mo sa partner mo sa oras na makilala mo siya, ang tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang tao ay pwedeng magbago sa pagtakbo ng panahon dahil sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Okay? Mga external factors na sinasabi, pwedeng magpabago sa pag-uugali, sa attitude ng isang tao. So, yan po ang huwag niyong kalilimutan. Okay? So, standards ng Diyos sa pag-aasawa, again, pinili mo makisama, pinili mo magkaroon ng asawa, pag-usapan na natin ang pamantayan ng Diyos tungkol dyan. Ang design ng marriage, tandaan natin, hindi yan imbento ng tao. Ang marriage sa Diyos, tipan, covenant, kahit hindi kayo ikasal, para sa Diyos, nagsama kayong dalawa, yan ay marriage para sa Kanya. Ang marriage, gawa ng Diyos. Hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng Kongreso. Hindi gawa ng gobyerno o ng Senado. Ang marriage ay galing sa Diyos. Kaya, pag pinag-aralan mo ang Biblia, pag meri sa pinag-usapan, akin yan. Kung economy yung pag-uusapan, sa tao yan. Bahala kayo dyan. Kung criminality pag-uusapan, sa inyo yan. May mga binigay din ako solusyon dyan. Alamin nyo, bahala kayo dyan. Pero kung meri sa pag-uusapan, sino ang may karapatang magdikta kung paano kayo magsasama ng maayos? Diyos lamang ang may karapatang magtakda ng mga pamantayan tungkol sa pagsasama ng lalaki at babae, kasalman o hindi. So, unang pamantayan na binigay ng Diyos,
from the beginning, sabi ng Diyos, ano? He created male and female in the beginning. Okay? So, saan ba natin titingnan ang impormasyon, tamang impormasyon, tungkol sa marriage? Go back from the beginning. Okay? Doon natin siya titingnan. From the beginning, sa simula at simula. Ito ang gagawin mong pamantayan para pumili ng tamang makakapartner. Ito ang gagawin mong guide o GPS para makapag-desisyon ka ng tama. Paano nilikha ang male? Paano nilikha ang female? Kung pag-aaralan mo ang Genesis chapter 1, mababasa mo dun kung paano nilikha si Adan, ang lalaki. Ano ang mga pamantay na binigay ng Diyos sa kanya? Pinagbilinan siya. Lahat ng pag-uusap ay between God and Adam only. Wala pang Eve na dumarating. Ang pag-uusap ay laging nasa kanilang dalawa. Umpisan mo sa chapter 2, verse 15. Kasi yung chapter 1 tsaka chapter 2, dalawang magkaibang kwento yan ng creation. Okay? Yung chapter 1, ang laman niyan, yung creation na wala pang interaction sa tao. Okay? Yung chapter 2, nandun na yung interaction ng Diyos sa tao. So, ano ang pinagbili ng Diyos kay Adan? Chapter 2, verse 15. Basahin natin. Genesis chapter 2, verse 15, kung meron kayong Biblia. Sabi ng Diyos, "The Lord God took the man and put him in the garden to work it and take care of it." Now, remember, the Bible was written originally in Hebrew. And if you study the Hebrew language, ang work na kahulugan ay malawak. Napakaraming kahulugan ng work. Ano pa? And take care of it. Ang bili ng Diyos kay Adan, to work it and take care of it. Sa chapter 1, ang binigay ng Diyos sa tao ay ang dominion authority. Lahat ng bagay na creation ko, ikaw ang mangangalaga niya. Ikaw ang may obligasyong alagaan, trabahuhin, proteksyonan, at i-cultivate. Ano man ang mangyari dyan, yan ay pananagutan mo. So, yon ang binigay na task ng Diyos sa tao kay Adan sa lahat ng generation, lahat ng male na lalabas sa bawat generation. Yan ang instruction ng Diyos. Hindi yan nagbabago. Lumipas man ang mundo, lumipas man ang langit at lupa, ang salita ng Diyos ay hindi daw nagbabago. Tanungin nyo pa yung mga pare at pastor nyo. Sinabi yan ng Diyos. Okay? At consistent ang Diyos. Kung ano ang sinabi niya from the beginning hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo, consistent, magkakapareho. Hindi siya nagbabago ng isip. Ha? Hindi porque sinabi niya dito sa Old Testament ganito, pagdating sa New Testament magkaiba, aba, tao lang, sa tao lang nagkakaiba yun. Sa interpretation ng tao nagkakaiba. Ang Diyos ay consistent. Okay? At lalong hindi siya gumagamit ng mga pambubola. Kung ano yung eksaktong word na applicable sa sitwasyon na yon, yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang binibigay ng salita ng Diyos. Yun ang kanyang ginagamit na salita. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Okay po? Sandali po, nawala ilaw natin. Yan. So, God is very consistent from the beginning even until Jesus Christ came. Consistency, kinukumpleto ng Diyos yan. Yung hindi mo maintindihan sa Old Testament, ay maiintindihan mo sa New Testament.
kinoconfirm doon ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, I did not come here to abolish the law, but what? To fulfill them. Wala siyang inabolish na kahit isa mang batas na binigay ng Diyos sa Old Testament. Lahat ng yan ay kanyang pinulfill, pinaliwanag upang mas maintindihan ng mga susunod na generation. Pero anong ginawa ng tao? Binigyan ng ibang interpretation. Ah, dito sa verse na to, ang opinion ko dyan ay ganito. Uy, hindi pwede ang opinion mo sa Diyos. Okay. Hindi welcome ang opinion mo sa Diyos. Kung ano sinabi niya, yun ang sundin mo. Wala tayong obligasyon makipagtalo sa Diyos o makipagdebate sa isang bagay na sinabi na niya yung kanyang posisyon. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus sa New Testament, it's either you are with me or you are against me. No, nung nagmi-meeting sila ng kanyang mga apostoles, si Pedro kontra ng kontra. Sinabihan siya ng Panginoong Jesus. Pinalalabas siya ng kwarto. It's either you are with me or against me. You cannot debate with God. You cannot tell your position to your Creator. Hindi ka pwedeng magpag-negotiate or kumontra sa iyong manufacturer. Wala ang karapatang gawin yon. Okay? Hindi ka pwedeng magtakda ng mga bagay na wala doon sa sinabi niya. Eh, ang tao, napakatalino. Napakagaling natin. Kaya nagbibigay tayo ng opinion natin. Nagbibigay tayo ng sarili nating posisyon na wala doon sa sinabi ng Diyos. Doon nagsisimula ang distraction sa buhay natin. Yan po ang huwag nating kalilimutan. Yan po ang lagi nating pakatandaan. Kapag nagbigay tayo ng ibang posisyon o ng opinion natin na ito ang mas tama kaysa doon sa nababasa natin sa salita ng Diyos, doon magsisimula ang ating pagkasira o distraction. Because anumang i-violate mo dyan sa sinabi ng Diyos, anumang suwayin mo dyan, distraction comes automatically. Sinabi ng Diyos, irespeto mo yung husband mo. Hindi, modern na tayo ngayon, no? Nangatwira kang ganon. Eh talagang mawawala ng gana sa'yo ang husband mo. Lalayasan ka niyan until ayaw ka na niyang makita. Yun ang self-destruction na katumbas ng pagbibigay mo ng kondisyon sa utos ng Diyos. Mahalin mo ang wife mo, sabi ng Diyos. Bigay mo yung love. Binigyan mo rin ng kondisyon. Eh Lord, di naman niya ako nilirespeto. Ba't ko siya mamahalin? So pagkaganyan ang dahilan mo para gampanan, bago mo gampanan yung utos ng Diyos na mahalin mo ang wife mo, masisira talaga ang inyong pagsasama. Talagang distraction automatically follows. Ano yung distraction? Pag hindi mo binibigay yung love na kailangan ng wife mo, eh maghahanap ng love yan sa iba. Pag merong mga lalaking matyagang maligaw, matyagang manuyo, tapos alam niya hindi kay kasal dalawa, oh hindi pa naman kay kasal ah. Tapos alagang-alaga niya yung asawa mo sa flowers, sa atensyon, sa oras. Eh talagang iiwanan ka niyan. Hindi kay kasal eh. Meron siyang pangalawang excuse. Ano yung unang excuse? Hindi mo ako love. Hindi ko nararamdaman na love mo ako. Oh. Tapos pangalawa, hindi naman tayo kasal eh. Oh, dito na ako sa lalaking makulit. Laging binibigay yung attention ko. O yung attention na kailangan ko. Lagi ako binibigyan ng oras. Lagi ako may kausap. Lagi ko nakukwento yung mga gusto kong ikwento. Ang sarap niyang kasama. Dito na ako. Iwan na kita. So, yun ang mga instant punishment. Self-destruction ang tawag dyan. Kapag sinuway mo ang standards ng Diyos sa pagsasama. So, konti pa lang yan. Naku, napakaraming standards ng Diyos sa pagsasama. Ano pa? Dun sa pag-uusap ng Diyos at ni Adan bago lumabas ang babae,
yan ay naglalaman ng napakaraming kahulugan. Kaya if you study the word work, yan ang requirement ng Diyos sa mga lalaki kung ikaw ay magpapamilya. Magpamilya ka man o hindi, siniguro ng Diyos na tinataglay ng lalaki ang lahat na kailangan niyang taglayin para maging qualified siya sa pag-aasawa. Magpaasal man siya o hindi. Ano yung binigay ng Diyos sa kay Adan sa Genesis chapter 2 verse 15? Binigay niya muna ang unang binigay niya kay Adan ang kanyang presence. Adan, I am your maker, I am your creator. Akong gumawa sa iyo. Alam tuloy ng tao ngayon na meron pala siyang maker na susundan at pakikinggan kung anong dapat niyang gawin. Remember, ginawa si Adan instant adult. So kapag nag-asawa ka, tapos yung pinili mo mga pangasawa, eh hindi kumikilala sa Diyos, doon ka magkakaproblema. Doon magsisimula dahan-dahan yung problema mo. Kapag nag-asawa ka ng hindi kilalaan Diyos, ayaw tumanggap sa Diyos, ayaw sumamba sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, tumakbo ka na. Pag ganyan ang karelasyon mo, huwag mo nang ituloy. Masisira ang buhay mo. Sigurado yan. Number two, siya ay pinagbilinan na alagaan lahat ng nakikita niya. Animals, plants, trees, obligasyon mo yan. Para mamunga yan ng matamis, na masarap, ikaw din ang magbubungkal. So yung prinsipyong ikaw ang nagtanim, ikaw din ang aani, yung prinsipyong kapag may tinanim ka, mayroon kang aanihin, ay nandiyan po sa pangyayari na yan. So kung mag-desisyon kang magtrabaho at may inaasahan kang sahod, eh talagang may darating kang sahod kung ikaw ay nagtrabaho. Kung hindi ka nagtrabaho, pero dasal ka ng dasal sa Diyos na, Lord, bigyan mo naman akong pagkain. Eh, walang darating na pagkain, sigurado yan. Kasi wala ka namang tinarbaho. Wala ka namang ginawang pagpapagod. Kaya, hindi po ganun ang strategy ng Diyos. Hindi po ganun ang style ng Diyos. Kaya, kahit maghapon, magdamag ka magdasal dyan, kung wala ka naman tinanim, anong aanihin mo pagdating ng gabi? Kung hindi ka naman nagpagod sa umaga, wala ka naman tinanim sa umaga, anong ina-expect mong bunga sa hapon? Hindi po pagdarasal ang binigay na sagot ng Diyos dyan. Pangatlo, cultivate everything that comes into your presence. Kasama yun doon sa meaning ng work according to Hebrew language. So, kapag ikaw ay nag-asawa o sa mga babae, para mapili mo yung tamang lalaki para sa'yo, tanungin mo na siya, kapag hindi ako marunong magluto, tapos mahilig ka palang kumain, nung nagsasama na tayo, hindi masarap yung luto ko, anong gagawin mo? Tanungin mo na siya ng ganon. Anong reaction niya? O di mag-aral ka magluto, pag sinagot kang ganon, ah okay, sige, mag-aaral ako magluto. Sa umpisa, siyempre, susubukan mo. Susubukan mo. Pero pag ikaw ay namumuhunan na, babae, no? Pag ikaw ay kailangan ng mumuhunan para matutong magluto, pinababayaan ka lang ng husband mo, eh hindi po yan umaakma sa design ng Diyos. Hindi po yan umaakma sa standards ng Diyos. Anong standards ng Diyos? Siya ay mamumuhunan para ikaw ay maging magaling magluto. Hindi yung sarili mo mismo. Kapag hindi ginawa ng husband mo yan, talaga mag-i-struggle ka on your own. Ano pa, bukod sa pagluluto, alimbawa, kung hindi ka magaling magsalita, tapos may negosyo kayo na requiring good communication skills with your customers, pag ikaw mismo mag-isa ang nagsikap to improve your communication skills na wala man lang effort na ginagawa ang husband mo, mag-i-struggle ka din. Unang-una sa pagbabayad. Okay? Kaya, ang mamumuhunan dyan, yung husband mo dapat.
sa iyong gagastos para ikaw ay matutong ma-improve ang iyong English communication skills. Dahil sa kanya babalik yan. Siya rin ang makikinabang. O, pag ikaw yung namuhunan, babae, gastos mo lahat. Darating yung araw pa nagkaroon kayo ng misunderstanding, papasok sa isip mo, tama-tama, nag-aral ako. Gagamitin ko to sa sarili kong karir. Ako naman gumastos dito eh. Matutuwa pa yun. No? Matutuwa yun. Husbands, nako, pagka hindi ka namuhunan para ma-improve yung mga kahinaan ng wife mo, hindi ka namuhunan, talagang gagamitin niya yan for her own benefit. Yan ang magiging reason niya para ngumiti pag iniwanan ka niya. Kasi meron siyang pinuhunan. Okay? Kaya ano ang standards ng Diyos dyan? Sinabihan ng Diyos si Adan, everything that comes to your presence ay i-cultivate mo. Kasama yan sa trabaho mo. Kasama yan sa kahulugan ng work sa Hebrew language. Ano man pagkukulang ng asawa mo na hindi mo makita, huwag mo hanapin sa ibang babae. Sa kanya mo mismo ibigay. Yung ine-expect mong dapat na maging siya. Ikaw yung mamumuhunan, lalaki. Okay? Pangatlo yan. Pang-apat. Ang sabi ng Diyos, everything that comes into your presence, you should take care of it. Ingatan mo yan. Okay? Pag sinabing ingatan, ikaw yung protector. Kaya nga, lahat ng didesisyonan mong maging iyo, kasama na ang mga anak mo, kasama na ang magiging asawa mo, trabaho mo yang proteksyonan. Obligasyon mo yang proteksyonan. Hindi yung sa kamay mo pa manggagaling yung pananakit sa kanila. Kapag ito na-violate mo, husbands, may self-destruction din. Kapag sa kamay mo mismo, nasasaktan mo, physically, yung mga anak mo, pati wife mo, psychologically, nasasaktan mo din, mentally, violence yan. Inside and out. Yan ay paglabag sa pamantayan ng Diyos. At may instant punishment din yan. Lalayo ang loob sa'yo ng mga anak mo. Ang pagpalo, dapat nasa lugar at dapat pinapaliwanag mo sa mga anak mo kung bakit mo ginawa yun. Okay? Kung tungkol sa parenting pag-uusapan, mag-research ka. Napakaraming article tungkol dyan kung paano mo didisiplinahin ang iyong mga anak. Now, ang asawa, hindi yan dinidisiplina sa pamamagitan ng pananakit. Okay? Hindi yan kasama sa dapat mong disiplinahin yung wife mo. Alam mo kung anong pamantayan ng Diyos sa babae at lalaki pag kayo ay nagsama na? Bawal mag-away. Hindi kayo dapat nag-aaway. Hindi kayo dinesign ng Diyos para mag-away. Alam nyo, ang animals, meron silang instinct. Ganon din naman tayo, may instinct tayo, di ba, bilang tao. Ang mga animals, they never violate their instincts. Tingnan nyo yung mga rooster. Ayan ba ay nakikipagsabong sa mga hen? Nakakita na kayo ng rooster tsaka hen na naglalaban? They don't fight each other. Alam nila yung kanilang purpose. Pagdating sa tao, problema. Ginibigyan ng ibang meaning yung instinct, yung naturalistic natin bilang tao. Talaga nakikipag-away tayo sa ating asawa. Si babae, nakikipagsagutan sa husband. Ganon din naman si husband. Katakot-takot na pagtatanggol ang gagawin sa sarili niya. Di ako papayag, lalaki ako, inaaway mo ko, sinasabihan mo ko ng ganyan. Hindi papayag ang husband. So, anong ending yung dalawa? Domestic violence. Kaya napakataas ng ating domestic violence dahil sa hindi naiintindihan ang prinsipyong ito. Mga aso, may nakita na kayong male dog and female dog na nag-aaway, hindi sila nag-aaway, nagme-mating sila. Kasi yun ang purpose nila. Kaya, sa human being, male,
male. Pwede rin mag-away ang male to male, pero ilagay niyo sa lugar, ha? Pero ito sinasabi ko, ang natural instinct ng human being, male and female, hindi yan dinesign para magsabong. Okay? Kaya hindi dapat talaga, hindi karapat-dapat, huwag makikipagsagutan sa asawa. Hindi kasama sa purpose ng male and female ang magsabong silang dalawa. Dapat maintindihan natin yung prinsipyo na yan. Okay? Panglima, kailangan ang lalaking pakakasalan mo o ang lalaking pakikisamahan mo nang hindi kayo kasal. Ang lalaking yan ay dapat alam ang batas ng Diyos sa lahat ng kanyang prinsipyo. At hindi lang alam, sinusunod, kinocomply, araw-araw, 24/7. Hindi yung nag-iiba-iba siya bawat araw. Okay? Sa Lunes, susundin niya to. Sa Martes, hindi niya susundin. Sa Merkules, susundin niya yung isang batas ng Diyos. Sa Webes, iba naman yung susundin niya. Hindi ganun yun. Consistency sa pagsunod ang hinihingi ng Diyos sa mga kalalakihan. Maging sa kababaihan. Gusto mo maging maayos ang pagsasama niyo yung dalawa, ikaw, babae, umayos ka rin. Okay? Kaya, ang standards ng Diyos, template sa pag-aasawa, sa pagsasama, kasalman kayo o hindi, respect para sa husband, according to Ephesians chapter 5, verse 23 to 25, at nasa Colossians din yan, chapter 3, love for the wife. Lahat ng gagawin ninyo, lahat ng didesisyonan ninyo para sa pagsasama ninyo yung dalawa, puntahan niyo ang guide na yan. Gagawin ko ba to? Ayon sa pagrespeto ko sa husband ko? Gagawin ko ba to? Ayon sa love na pamantayan ng Diyos para sa asawa ko? Or tama ba to? Naayon ba to sa instruction ng Diyos? Yung aking sasabihin ay tama ba? Yung ating gagawin ay tama ba? Na naka-align ba ito sa template ng Diyos sa relationship ng male and female? Yun ang kailangan nyo munang isipin bago nyo yan sabihin, bago nyo yan ilabas sa inyong asawa, sa inyong piniling asawa. Mga kaibigan, kung kayo ay may mga tanong tungkol sa relationship, yan ay pagsikapan nating masagot, pagsikapan nating malaman ang tamang kasagutan ng naayon sa tamang design, tamang template, standards ng Diyos tungkol sa pagsasama, para makagawa tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. Dahil ang mga tamang desisyon na yan ay nagbibigay sa atin ng tamang klase ng buhay. Hindi natin masasabi ang ating bukas, ang ating hinaharap, kung wala tayong tamang guide sa biyahe, sa ating pagbabiyahe, sa buhay na mahabang kagaya nito. Okay? At ang bawat paglalakbay ay nangangailangan talaga ng tamang GPS, ng tamang kompas, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo mabunggo, upang hindi tayo madisgrasya along the way sa biyahe ng ating buhay. Kaya kung gusto mong makita ang kaligayahan, tunay na kasaganaan sa inaharap, gamitin natin ang guide o GPS na binigay ng Diyos. Ang trabaho ko po ay pag-isipan ninyo na ito ang GPS na binigay ng Diyos na kailangan ninyong pag-aralan at subukan ninyo para matuklasan ninyo kung gaano ka-effective ito sa inyong buhay. Dahil ako po, nasubukan ko na, na-apply ko na, inalam ko po lahat, nung malaman ko, in-apply ko. Kaya po, wala akong masasabi sa buhay ko ngayon. Lahat ay pinuprovide ng Diyos sa aking family. Lahat po ay hindi niya
pinabayaan. At yan po ay dahil sa mga pamantayan na binigay niya upang sundin natin bilang mga tao. Once again, this is Papa Angelo, the Life Mentor dito po sa Leader News Philippines. Subaybayan niyo po ang aming programa tuwing Mondays, Wednesdays, and Fridays. Alauna ng hapon, kung wala po, baka na-adjust dahil sa technical problem. Pag sigurado po, i-like niyo lang ang page ng Leader News Philippines at siguradong mabibigyan kayo ng update o notifications sa tuwing magpi-play ang ating programa. Maraming pong salamat muli sa inyong pagsubaybay. Maraming pong salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Papa Angelo, the Life Mentor. Bye-bye!